Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Ito ang 10 pinakamalaking aso sa mundo. Alam naman nating lahat na nakakawala ng stress ang pag-aalaga ng aso. Binansagan silang man's best friend dahil bukod sa napaka-loyal nila, hindi gaya ng jowa mo, ay hindi-hindi ka nila tatredorin. Subalit alam nyo ba mga dre kung anong pinakamalaking breed ng aso sa mundo? Kung ako sa'yo, ay tapusin mo tong video hanggang sa dulo at siguradong mamamangha ka kung gaano sila kalalaki. Umpisahan na natin sa number 10, French Mastiff. Ang iba pang tawag sa aso na ito ay Bordeaux Mastiff at Bordeaux Dog. Iba-iba man ang tawag sa breed na ito ay hindi may pagkakailang 27 inches ang kanilang tangkad at may bigat na 150 pounds. Mas popular ang ibang French breeds gaya ng Poodle, Basset Hound at French Bulldog. Pero ang Mastiff ay isa sa pinakasinaunang dog breed ng bansang Fransya. Nakakatakot man ang itsura ng French Mastiff ay isa sila sa mga loyal na breed sa kanilang mga amo. Number 9, Newfoundland. Magaling lumangoy ang Newfoundland dahil sa kanilang malalaking buto at muscle, kaya isa sila sa mga sinanay upang maging water rescue dog. Malalaking aso man ang Newfoundland ay hindi sila pwedeng gawing guard dog, bagkus ay tumutulong sila sa paghakot ng lambat ng mga mangingisda at paghila ng kariton. Ganyan sila kalakas. Alam nyo bang marami nang nailigtas na mga taong nalulunod ang breed na ito? Hindi lang halata subalit halos kasing lakila ito ng average na Great Dane. Ang Newfoundland ay may tangkad na 30 inches na may bigat na 150 pounds. Number 8, St. Bernard. Nagmula ang St. Bernard sa Switzerland at Northern Italy bilang mga rescue dog. Malambing at masarap yakapin dahil sa makapal at malambot nilang balahibo. Ang breed na ito ay 35 inches ang tangkad at isa sa pinakamabigat na aso sa mundo na nagtitimbang ng 200 pounds at minsan ay umaabot hanggang 260 pounds. Number 7, Leonberger. Sila ay crossbreed ng Newfoundland at St. Bernard ni Heinrich Essig ng Leonberg, Germany noong 1840s. Ang pag-crossbreed sa dalawang aso na ito ay umabot ng apat na henerasyon. Katulad ng kanilang mga pinagmulan, ang Leonberger ay may bigat na 200 pounds at 31 inches naman ang tangkad. Maaasahan ang Leonberger sa pag-rescue ng nalulunod, tracking at pagpapastol. Number 6, English Mastiff. Ang English Mastiff ay isa sa pinakamalaking dog breed sa mundo na may timbang na 250 pounds at 30 inches ang tangkad. Kung ang Great Dane ang may hawak ng record ng pinakamatangkad na aso sa mundo, ay hawak naman ng English Mastiff ang record ng pinakamapigat na aso. Ang pangalan ng aso na ito ay si Akama Zorba na may bigat lang namang 343 pounds, kasimbigat na ng dalawang tao. Kung dati ay nasasangkot sa lahat ng klase ng blood sports ang English Mastiff, ngayon ay nawala na ang kaninang pagiging agresibo at naging family dog. Number 5, Neapolitan Mastiff. Ang karaniwang mga kulay ng breed na ito ay itim, asul at mahogani. Siguro ay napansin nyo na mga kumadre at kumpadre na hindi pa iiwan ang mga Mastiff kung bigat lang ang pag-uusapan. 30 inches ang tangkad at ang bigat ay 155 pounds. Ang mga babaeng Neapolitan Mastiff ay mas maliit kung ikukumpara sa mga lalaki. Nagmula ang breed na ito sa Southern Italy at kilala sa kanilang pagiging matapang at pinoprotektahan ang kanilang tahanan at pamilya, kaya't bagay na bagay silang gawing guard dog. Kapag may bagong mukha sa kanilang teritoryo ay hindi niya ito tatahulan, bagkus ay dahan-dahan kanyang lalapitan at biglang susunggaban. Number 4, Scottish Deerhound.
Nagbula ang breed na ito sa Scotland at minsan na rin silang ginamit sa paghuli ng mga usa at talaga namang kayang-kaya nila makipaghabulan dahil sa haba ng kanilang mga paa. 32 inches ang taas ng deerhound at 110 pounds naman ang bigat. Alam nyo bang ang pinakamabilis na takbo ng Scottish deerhound ay papatak ng 56 kilometers per hour? Kayang-kaya makipagsabayan sa isang leopard. Number 3. Caucasian Shepherd. Napaka masunuri naman ang breed na ito na nagmula sa Eastern Europe at madalas silang katulong sa pagpapasto ng iba't ibang farm animals. 30 inches ang taas ng Caucasian Shepherd at sa bigat nitong 220 pounds o 100 kilo ay tiyak na may hirapan kang ipasyal ito sa parke. At hindi lang yan mga dre, napaka-agresibo din ng Caucasian Shepherd, lalong-lalo na kapag nakakita ng ibang aso. Number 2. Great Dane. Hindi man sila kabilang sa pinakamabibigat na breed ng aso, ang Great Dane ay isa sa pinakamatangkad. Sila ay may taas na 30 inches, pero wag ka, hindi pa dyan humihinto ang kanilang pagtangkad. Ang may hawak ng record na may pinakamatangkad na aso sa buong mundo ay isang Great Dane. Ang pangalan niya ay Zeus. Siya ay may taas na 44 inches lang naman. Subalit sa kabila ng pagiging matangkad ng breed na ito, ay hindi tumatagal ang kanilang buhay. Sinasabing umaabot lang ng 6 hanggang 8 taon ang buhay ng isang Great Dane. Si Zeus ay pumanaw sa edad na 5 taon lamang. Ang Great Dane ay kilala rin sa pangalang German Mastiff. At alam nyo ba na resulta lang ang Great Dane sa crossbreed ng English Mastiff at Irish Wolfhound? At ang panghuli at nasa number 1 sa ating listahan ay ang isa sa ninuno ng Great Dane, ang Irish Wolfhound. Mas matangkad na di hamak ang Irish Wolfhound kung ikukumpara sa average na Great Dane. Hindi na yung katakataka dahil magkalahi naman sila. Ang adult na Irish Wolfhound ay kasing laki ng isang donkey. Ang dambuhalang aso na ito ay nagmula sa Ireland at hindi totoo yung chismis na galing sila sa lahi ng mga wolf. Sa katunayan ay katulong ang breed na ito sa paghahunting ng mga wolf. Malaki ang naitulong ng mga Irish Wolfhound noong panahon ng digmaan sa pamamagitan ng paghila sa mga sugatang sundalo. At yan ang 10 pinakamalaking aso sa mundo. Maari bang i-comment mo sa baba kung anong breed ng aso ang gusto mong alagaan? Kung nagustuhan nyo ang video na ito ay malamang magkakaroon tayo ng part 2 at tungkol naman ito sa pinakamaliit na aso. Dito na po magtatapos ang ating video. Hanggang sa muli, paalam!